Hi, good morning. Ako nga pala si Irasma La Canaria as one of distributor of Empowered Consumers Team. Kamusta naman po tayo mga OFW? Nahihirapan ka ba sa iyong income? Kamusta naman ang income mo dyan? Kamusta naman ang kalusugan mo? Kamusta naman ang communication mo sa mga pamilya mo sa Pilipinas? Hindi ba nahihirapan sa mga lahat ng financial na kailangan natin? Kung bakit tayo ay naging OFW? Bakit tayo nanatili sa iba't ibang bansa? At bakit tayo nag-stay at nagpakahirap magtrabaho, magkuskus ng kubita bilang isang OFW? Diba? Kaya natin ginagawa ang lahat. Sacrifice. Napakahirap ng long distance talaga. Na lalo na kung ikaw ay isa na iisa lang ang anak mo, iniwan mo, suffer lahat ang ginawa mo dahil nga gusto mo talaga na matulungan ang financial mo. Dahil sa Pilipinas, napakahirap ng buhay natin, especially now kasi marami nang nagsasabi na kahit sibuyas, yung isang butil na sibuyas, yung isang perasong sibuyas, isang perasong bawang is magkano na siya, 25 pesos, 50 pesos, diba? Napakahirap ng buhay natin ngayon sa Pilipinas kahit gaano pa karami mo ang dinala mo sa Pilipinas dahil sa kahirap ng more of expensive sa lahat ng mga bilihin at saka ikaw ay isang OFW na natili ka magsakripisyo, magsuffer sa lahat ng mga ginagawa natin na nandyan na minsan na hindi natin makakakain kasi nga iniisip natin matapos ang trabaho natin, minsan na matagal pa tayo matatapos ng trabaho, minsan na umaabot pa tayo ng alauna ng gabi dahil nga sa mga trabaho natin, minsan matulog ang ating mga amo kung anong oras na, at lalo na kung sila ay ibang lahi talaga na katulad ng mga Muslim, di ba? Pagka yan sila ay mga ganyan, talagang natutulog yan minsan kasi more on keep on eating yan sila, mahilig sila kumain kasi mas love talaga nila kumain. So ano bang mga gagawin natin dapat tayo bilang isang OFW? Kung ikaw isang OFW, be wise. Lagi mong isipin na dapat magkakaroon ka ng ibang another source of income na para mo magawa ang dapat na ibigay mo sa pamilya mo. Diba, lagi na lang tayo iniisip natin, resibo na lang. Puro resibo na lang. Gusto natin bumili ng para sa sarili natin, pero hindi natin magawa. Ano po ba yung dapat natin gawin? Kaya watch guys, OFW ka, please, kung gusto mong magkaroon ng another source of income, i-message nyo po ako, ask me how, dito sa aking video. Okay guys, see you on my next vlog and hopefully, let's do together kasi hindi naman po kayo mag-iisa dito. Hindi ka lang mag-isa gumawa sa isang opportunity na ito sa Empowered Consumerism. Okay, see you and God bless.